Hi guys, it's Kuya Kaloy here and welcome back to my channel, Kaloy's World. And Happy New Year guys, it's already 2024 and I'm hoping na mas maging maganda ang taon na to para sa ating lahat. And to start this year guys, this vlog will focus on our aspiring applicants to be a factory worker sa South. Naging factory worker ako sa South Korea for 10 years guys. And if you're wondering kung nasa South Korea pa rin ako, wala na. Nandito na ako sa Pinas, umuwi ako last year Feb. So this coming Feb, mag 1 year na ako dito. And nandito ngayon ako sa aking coffee shop guys, ayan. So baka naman mabisita nyo ako dito yan sa PSAU Agribusiness Center sa Agustin, Magalang, Pampanga. Baka na naman mapapasyal kayo. Let's talk about being a factory worker sa South Korea. So usually mo nag-a-apply, gusto ko maging factory worker. Pero ano ba yung klase ng work sa factory meron sa South Korea? So kung magbibigyan ka ng chance, magbibigyan ka ng E-9 visa under manufacturing sa factory. So manufacturing. Okay, so let's talk about first, yung naging experiences ko na work sa South Korea. Yung una kong napuntahan is sa food processing. Yes, under yun na manufacturing. So yung main products namin ay mga pato, boneless pato, I think mga Peking duck. Yun, and then binabarbecue siya. Tapos meron din kaming mga sausages, mga hotdog patties, samgyupsal, yun, yung mga products namin. So under sa food processing. Okay, and then susunod ko na napuntahan na work is sa CNC naman, sa computer numeric control. Yun yung may machine ka, and then mga products namin is more on mga car parts, yung mga gear, pero meron din naman yun sa mga faucet, basta yon sa CNC. Okay, medyo challenging siya kasi kailangan alam mo yung i-operate yung machine. And then susunod na napuntahan ko is sa press machine na guys, sa bakalan na ako napunta. So, maraming klase ng press machine. Meron yung iniinit muna yung bakal, tapos ipipress siya ng ganun para ma-form niya yung shape. Okay, so meron din naman press bending, yung binibend lang siya na part. So, yun, both na experience ko yun. Yun yung tinatawag na, kapag sa bakalan sinasabi na 3D yung work kasi dirty, difficult, and dangerous na totoo naman talaga. Yun, yun, dyan na yung mga napuputulan ng daliri, ng kamay. So, yun, usually sa bakalan. And masasanay ka rin eventually sa work doon sa South Korea kapag, you know, nandun ka na. Wala ka ng choice kundi masanay sa trabaho doon. And then yung huli kong napuntahan na work, and then meron pa pala yung ano, blow mold press machine, I think. Kasi di ko alam kung anong to, tawag. Ang products namin doon is plastic bottles. Yun yung lagayan ng mga fertilizer. So, yun, sa plastic yun. Hindi naman siya plastic injection eh. Parang blow mold kasi parang hinahanginan yung plastic para ma-shape siya doon sa shape ng bote. So yun, na-experience ko din yun. And then, yung huling work ko is yun nga, sa press bending machine. So yun. And meron pang ibang klaseng work sa factory. So meron din yung mga sa textile, sa mga tela. Okay. So tapos meron din parang may mga kaibigan ako sa under sila sa textile, nananahi sila ng mga parang kumot, yung mga ganun. So, yun, under textile. Sabi nila, pagod din daw dun eh. So, yun. And meron din sa electronics. Okay, sa mga parts ng cellphone, mga casing, meron sa toothbrush, na, hindi ko alam kung saan under yun. May kaibigan ako na ganun. So, yun, madaming klase. Basta manufacturing yung pinaka-ano nung work. So, under siya ng manufacturing. So, yun yung iba't ibang klase ng work sa South Korea. And kung may isip kayo pa na work na hindi ko nabanggit, okay, just comment down below kung ano bang may ganito mga klase ng work sa Korea. Okay? So, sasagutin natin yan. And I'm hoping na this 2024, makalipad na kayo papunta na sa South Korea. Kasi kung mag-abroad ka rin, ka lang din naman. So, actually, yun pala yung experience ko to work abroad sa South Korea pa lang. Pero I can say na one of the best na siya kung magtatrabaho ka lang din naman sa ibang bansa. Eh, might as well sa South Korea na. Kasi yun, maganda yung sahod, maganda yung benefits. Hindi siya perfect. So, may mga problems ka pa na may encounter sa pagtatrabaho mo sa South Korea. Pero may mga handang tumulong sa'yo doon. Okay, yun, like sa Philippine Embassy, sa OWA, sa mga migrant workers na handang tumulong naman sa iyo doon kapag nagkaroon ka ng problema. And yun guys, kaya naman hoping na mas maging magandang 2024 sa ating lahat. And see you guys, take care.